Posible na raw magkaroon ng 6-hour early warning system laban sa baha at iba pang mga sakuna. Yan ay pag natapos na ang 3D mapping system na sinisimulan ngayon ng DOST o ng Department of Science and Technology at ng University of the Philippines. Live mula sa Quezon City, my report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, 6 na oras na advance o early warning system. Ito raw nga ang tinatarget ng DOST para mabigyan daw ng sapat na panahon ang mga kababayan natin na makalikas doon sa mga flood-prone areas. Magagawa o makakatulong daw ito kapag saulado natin o kabisado o alam natin yung pinakamukha ng ating kapaligiran, ng ating kalupaan, at magagawa raw ito sa pamamagitan ng 3D model na ginagamit na ngayon ng DOST. Sa pagragasan ng tubig na may hakot-hakot na peligro at sa pagguho ng lupang buhay ang maaaring tinatabunan, tila ba oras ang parehong kakampi at kalaban ng mga naipit sa kalamidad. Kaya ang naging target ng pamahalaan, higit pa sa sapat na panahon para makalikas. 6 na oras na early warning system na tila ba isa raw suntok sa buwan. Pero ngayon, unti-unti na raw makakamit ang pangarap na ito. Sa pamamagitan ng mapping system na DREAM o Disaster Risk and Assessment for Mitigation Project ng DOST at UP. It will complement, it will enhance yung existing river flood monitoring system. I mean, 6 hours is enough time naman talaga if given at maniwala talaga public to evacuate, especially when there are already evacuation plans. And most LGU naman na meron. Of course, we will be aiming for better, longer than 6 hours. Gamit ang 200 million peso equipment na LIDAR o Light Detection and Ranging na ikinasa sa 2 light aircrafts, makakabuo hindi lang basta litrato, kundi 3D model ng topography o aktwal na hitsura ng kalupaan, bagay na aabutin daw ng napakahabang panahon kung gagawin ng mano-mano. Sa elevation o taas pa lang daw kasi ng isang lugar, malaking tulong na sa pag-estima sa galaw ng maiipong tubig ulan. Water is flowing from a higher point to a lower point by gravity. Kung meron kang ganitong klaseng datos, no, magkakaroon tayo ng tamang pagtataya kung saan ito, saan dadalo yung tubig, no? Including kung halimbawa napaka-sidhi, no, o napakataas ng level or antas ng tubig, malalaman naman natin kung saan siya mag-spread. Kanina binasbasan ang two-seater T-206 Cessna airplanes bago ito pumahimpapawid sa kauna-unahang pagkakataon na sinasakyan ng LIDAR. Sa ngayon, uunahin munang i-LIDAR ang aabot sa 20 major river systems sa Pilipinas, gaya ng Marikina Pasig na umapaw noong bumuhos ang Bagyong Ondoy at Rio Grande de Cagayan na naging mapaminsala naman dahil sa Bagyong Sendong. Inaasahang aabutin ng 500 araw ang pagkuha ng datos sa mahigit 100,000 square kilometers na isa survey na area. Tiniyak naman ng DOST na nakakontrata na ang mga eroplano, bayad na ang gasolina at hindi papalya ang LIDAR equipment. Pero lahat daw ito, walang silbi kung wala ang research team na nasa likod ng proyekto. Yung malaking aspect ng project na to, yung intellectual capital or intellectual resources na nilalagay natin dito, no? At yun naman ang tingin ko, ang malaking kontribusyon ng UP. Yung ating mga eksperto sa UP ang siyang magpapatakbo itong proyekto nito. Mas mahal yon than any equipment. Since we will be able to simulate flooding, in effect, we can be able to simulate solution. Jessica, itong DREAM project na ito ay ililink naman sa Project NOAA ng DOST pa rin, kung saan malalaman naman yung dami o yung estimate ng ulan na bubuhos. At kapag natapos na daw, ang kagandahan daw nitong DREAM project na ito, kapag natapos na yung paggamit itong LIDAR equipment, pwede rin daw siya magamit sa iba pang mga bagay, kagaya ng pag-determine o pag-estimate kung gaano kalawak yung natitira pa natin ng mga forest, yung kagugubatan natin, at pagtukoy naman sa fault lines na maaaring pagmula ng mga lindol, Jessica. Okay. Cedric, paglilinaw lang, kukunan nila ng 3D na mga litrato o images, yung topography ng ating mga syudad, ng ating mga bayan-bayan, ganun ba yon?
Yes, Jessica, ano pa, sa pamamagitan ng ilaw, ano, kasi kung may radar, meron namang LiDAR, gagamit sila ng ilaw, and then kumbaga isi-stream nito pababa. Then sa pamamagitan ng sistema na ito, malalaman nila yung different elevations ng mga kalupaan natin. Ano. Sa ngayon, Jessica, mag-concentrate muna daw sila dun sa mga river systems natin, kasi talaga namang dito naman nakikita, dito nagmumula yung mga pagbabaha, ano, lalo na yung mga nakaraan sa Ondoy at saka sa Bagyong Sendong, kasi umaapaw itong mga ilog na ito. Eventually, ang target ng DOS, buong Pilipinas kung kakayanin magawa ng gantong klase ng hazard map na 3D. Pero for now, ay ako concentrate muna nga daw doon sa more than 100,000 square kilometers na river systems natin, Jessica. Okay, at ang maganda dyan, updated na. Kasi dati na tayong may geo hazard map eh. Pero ito, dated, hindi outdated. Yes, Jessica. At yung mga hazard maps natin kasi usually talaga mga 2D pa lang, ano? Kumbaga flat lang siya, larawan lang nung mapa. Oh. Pero this time, mga target nila is talaga ang 3D. Kumbaga bawat contours, bawat sulok, bawat mukha ng mga bundok, ng mga kalupaan ay malalaman na dun sa model. At napaka-importante nga ron ito para malaman kung saan dadalo yung tubig na magmumula dun sa mga matataas na lugar. And kumbaga, essentially, malalaman nga natin kung saan yung mga areas na pwedeng bahain kapagka dumalo. Okay. Na nga itong mga tubig bahang ito. At mabibigyan ng advance warning yung mga babahaing mga lugar, no? Maraming salamat, Cedric Castillo.